I have a yes, it's a Corona video. Yes, we will have another ESL related video, but this one is just a short review regarding the webcam that I have been using for the past few weeks. And this one is Rappus C500. Medyo matagal ko na siya binili, but I've only decided to use it now. Okay, to be honest with you, this webcam is not affordable. Nag-feeling rajog ko when I bought this. As in, feeling error, kay kudai. When I bought this one, medyo nagdalawang isip talaga ako kasi so far, isang video pa lang yung nakita ko sa YouTube that time. Pero sobrang na-impress sa quality na ibibigay niya. That's why, nabudol ako dahil. And when I unboxed it naman, in fairness, sobrang na-amaze talaga ako kasi quality-wise, feeling ko lumilevel siya dun sa DSLR ko. Medyo may problem nga lang siguro sa ano bang tawag doon? I forget the technical term. Hindi ko ba alala. Kasi ganito yung kulay, pumuputi. Tapos, kanyan, minsan mag-yellow ka. Hindi ko talaga maulo. White, okay, that's the word. White balance. Medyo may konting problema sa white balance lang naman. If you can see right now, nagre-record ako gamit yung recording feature ng Zoom. Kasi dito ako nagtuturo. Yes. Naka-virtual background ako kasi as in nakikita niya lahat ng area sa kwarto ko. Pero okay lang naman. Lapit mo lang konti yung mukha mo. Or if ganito, medyo malayo siya light. Kaya minsan talagang nilalapit ko yung mukha ko sa webcam, ganyan. Pero medyo after 2 weeks sa pagtuturo gamit i-Tetch, parang Nagdadalawang isip ulit ako if should I continue? Kasi masakit yung mata ko dahil. magamit ako ng ring light sa pagtuturo po kapag ito yung gagamit ako ng webcam. Whereas yung isa, which I've reviewed last one, which is itong A4Tech F... Hindi ko maalala yung pangalan kasi sobrang haba. Let me get this one. I've made a review about this. This one is A4Tech PK810G, which is ito po siya. This one. I made a review about this. And, bale, hindi na siya napapanahon kung tutuusin kasi medyo old model na siya. But so far, I guess, nasa-serve niya naman yung purpose niya. Kaya okay lang. Let's try to pahinaan yung ilaw na ginagamit ko. Yan. Yan siya. Pansin niyo ba yung parang nag-iba yung white balance niya? Oh, wag yan. No, not that one. Okay, yan. Pababa ng pababa. Bababa ng bababa. Okay, ganyan. Ito siya. Diba? Yan. Medyo madilim siya. Kasi yung source ko lang naman is yung ilaw sa taas. Yes. So, pwede na ba? Hindi kasi ako satisfied talaga sa quality niya. Kaya, kailangan gumamit ng ilaw para mas makita ka naman na is mo, diba? At saka, yun, hindi nga nabibigyan ng justice yung quality. Whereas when we use our ring light, balik ko ha, lumalabas yung ganda niya. Ah, let's start from the lowest setting. Okay, yan siya. Din paakyat. Oh, di ba? Pansin niyo din ba na nakakaganda siya? Oh, okay naman siya para sa akin. Kasi nga, maganda yung quality niya. Clear na clear. The problem nga lang is pati lahat ng mga imperfections sa mukha mo. Pansin na pansin. Although, sa Zoom naman may anong tawag na? May pa-smooth something. Pero, yan! Yeah, whatever. Ito yung quality niya. It's the quality you would get. Maganda ang quality. Pero sa pagtuturo ha, hindi siya ganun ka-smooth as always. One of the problems I encountered sa pagtuturo gamit ang Rappus C500 is that kapag nag-share screen ako tapos may mga video, when I play the video, parang nahuhuli yung mga galaw ko. I don't know why. Pero kapag hindi naman video yung piniplay ko, like normal na PowerPoint presentation, DKI PDF na book.
okay lang naman. And if you're curious about the sounds again, try natin gamitin in 5, 4, 3, 2, 1. So far ngayon, yung ginagamit ko na microphone sa pag-record ng video na ito is ang built-in microphone ng Rappo C500. Let's go back with my headphone. Okay, so far, ito, nakabalik na ang ating headphone. Siguro, I'll just make a detailed review nitong Rappo C500 next time. Next time. Sana lang. Busy galore light, but it's okay. So, yes. So, mura dire, tama na itong video. See you sa next one. Bye-bye! Mwah.